Connie, nagkalat na ang mga campaign material para sa Barangay SK elections. Ito kasi ang unang araw ng kampanya na tatagal hanggang May 12. May mga nakita kaming campaign poster na nakakabit sa barangay outpost, sa mga bahay, sa alambreng ikinabit sa poste at sa mismong poste. May mga nagbabahay-bahay na rin. Karamihan sa mga campaign material nasa residential areas at wala kami napansing posters, streamers o tarps sa national roads. May umiikot ding mga sasakyan tad-tad ng campaign poster at may nagpapatugtog pa ng campaign jingle. Paalala ng COMELEC, sundin ang takdang laki ng campaign materials. Hanggang 8.5 by 14 inches ang laki ng pamphlets, leaflets, stickers, decals, at iba pang printed material, hanggang 2 by 3 feet naman ang poster at hanggang 3 by 8 feet naman ang streamer. Pwede lang ikabit ang mga ito sa common poster area o sa mga pribadong ari-arian basta pumayag ang may-ari. Hanggang 5 piso lang ang pwedeng gastusin para sa kada botante sa tinatakbuhang barangay. Alamin naman natin ngayon kay COMELEC Spokesperson Director James Jimenez kung angkop ba o tumutugon ba sa batas at sa itinakda ng COMELEC yung mga naobserbahan natin kanina, Connie. Sir James, ito pong mga campaign posters na ito, kasi every election may mga pumapansin na hindi nakakabit sa common poster area. So what do we do about this? Tama yan. Ini-encourage natin yung publiko na mag-report sa atin. At kapag nakatanggap kami ng report, pinapapuntahan namin sa aming local officials para ma-validate, no, kung talagang nandun nga yung mga materials. Ang problema natin dyan, syempre, yung mga sinisita natin, ang sasabihin kagad nila, hindi, kalaban ko naglagay niyan. So kaya humahaba yung proseso. No? But sundin man natin yung proseso na malaman natin kung sino yung gumawa, ang sinasabi natin, gagawin talaga natin, e babaklasin natin yung mga yan. Ano? It's just really a question of accountability. Sinong mananagot pagkatapos? Connie, baka may tanong ka kay yes, Director James Jimenez. Oo, sir, gusto lang din natin malaman syempre, no, kung gaano nga ba kahanda ngayon ang COMELEC sa SK at barangay elections. Pero in terms of siguro sa budget, sa mga tauhan, at sa pagpapatupad nga nitong mga sinasabi niyong do's and don'ts. Right. Actually, very, very ready yung COMELEC, ano. And in fact, early next week, Monday, maglalabas kami ng aming announcement ng state of readiness para mailatag natin sa publiko exactly kung ano yung nagawa na natin at kung ano yung kailangan pang gawin, ano, kung meron. Malalaman din natin yung state of readiness ng ating mga partners. Again, posible lamang ito kung handang-handa na talaga yung COMELEC, and sa tingin namin, handa nga kami. Kasalukuyan, halimbawa, nagpapadala tayo ng mga election forms and supplies, and by Monday, tapos na yan for most of the country. By Monday, ang kulang na lang natin na papadala ng mga election supplies ay yung nasa NCR. Yung talagang mabilis na ma-i-deliver within the day. No? So I think overall, we're very ready, and we will share with you exactly how ready by next week. Siguro na pag-uusapan na rin po natin kasi yung tungkol doon sa pagdidikit sa mga common poster areas, ano. Yung tauhan ho ba ng COMELEC, like at least ano, ready tayo sa pag-make sure na talagang hindi na kakaroon pa. Siyempre, nakikita natin all over, hindi naman nasusunod din, di ba? Opo, alam mo, actually, ang problema dito, Ma'am Connie, catch up talaga palagi ang COMELEC. Ano? Kasi ang pagkakabit nito mga posters na ito, usually nangyayari sa gabi. Kapag tulog mo, malinis, pagising mo sa umaga, punong-puno na yung mga kawad ng kuryente, yung mga pader, yung mga puno. So, as much as possible, we're trying to keep up with it. Pero again, it's simply a matter of sometimes, in some places, being overwhelmed. No, sa dami nung nagkakabit. Mm-hmm. But definitely, hahabulin nga natin. Accountability ang laban natin dito. We will find out who is responsible and we will hold them accountable. Mm-hmm. Paano yun? Kasi sinasabi nga nila, kapag kamukha ng kandidato, hindi ba pwede yung kandidato na mismo yung mapanagot doon? Alam natin na syempre hindi naman nila sasabihin na parang hindi namin alam yan, or baka ibang mga supporters lamang nila, no? Mm-hmm. Na walang, kumbaga hindi masyadong familiar doon sa sinasabi ninyo. Pero yun nga ho, ano, pag sinabi nating hahabulin, may mga nahabol na ba talaga in the past, sir? Napanagot ba talaga? Well, meron naman. Pero kasi ang nagiging out kasi nitong mga kandidato, sila ang nagbabaklas ng mga materials. Mm. No? So parang basically, hihingi na lang ng tawad, pero nagawa na yung damage. No? Pero pag natanggal naman kasi yung materials, well, you have to move on with the elections. Tama kayo, ang pangunahin at pinakamadaling depensa dyan ay hindi kami ang nagkabit niyan. So usually, ang sinasabi natin, kung hindi kayo nagkabit, edi baklasin ninyo.
pag hindi nyo binaklas, then obviously nakikinabang kayo, and then it will be clearer kung sino yung dapat managot. Ano? But I think the most important thing really pag sa handle natin ito ay yung pagtanggal ng materials mismo. What about ito pong sa social media, kasi nagagamit na rin po ngayon sa kampanya. Meron ho ba tayong mga guidelines pagdating po dito? So far, ang social media, ma'am, largely unregulated yan. Ano? Ang concern talaga natin dito ay yung mga naglalabas ng rich content, yung mga high production value. Pero yung mga ganyang klase, halimbawa yung mga video na sobrang ganda or very slick na music videos, usually ganyan, ang sinisita natin dyan, yung cost ng production ng video. Hindi so much yung distribution. Kasi yung distribution, for the most part, libre naman yan, eh, no? Libre yung social media. And again, social media, for the most part, is still largely unregulated. Mm-hmm. Last question na lang po para sa akin, ano, sir. Itong sinasabi nating 5 pesos na budget lang dapat na binibigay po ng mga kandidato sa kanila pong mga kumbaga sinusuyong mga butante. Natutupad ho ba? Alam natin na parang through the years talagang lumalagpas ho dyan. Papaano ho natin na mamonitor yan? At may mga sumbong na ho ba tayo sa inyo pong tanggapan ng mga lumalabag dyan? Sa ngayon po, medyo maaga pa para sa mga sumbong, ano? Kasi syempre mag-build up yung expenses nila. Ang monitoring po natin dyan ay primarily nagaganap sa ating Statement of Contributions and Expenditures. Mangyari, titignan natin yung bottom line ng kanilang sose, tapos i-divide natin by the number of voters in their barangay. Doon natin malalaman. Pag sobra sa 5 piso yon, overspending yon. And kung nag-overspending, madi-disqualify yung kandidato. And yes, pagdating sa usaping overspending, may napatanggal na po tayo. Alright. Naku, maraming pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming pagkakataon para kayo ho ay kunan ng impormasyon at detalye po tungkol po sa nagaganap na SK at barangay elections po. Maraming pong salamat. At ito ho yung kampanya, I mean, ano? Maraming pong salamat. At gayon din, maraming salamat kay Tina Panganiban Perez.